Hello po, good evening. Magandang araw po. Please subscribe Kuya Mel. Napakabay po nito at saka masipag na charity vlogger. Pakisubscribe po Kuya Mel. Kanyang YouTube channel. Salamat po. God bless. Thank you Kuya Bal. Sa magandang hapon po mga kalingap. Ito po si Kuya Mel. Yan, nandito po tayo sa Barangay Cubangbang. Meron po tayong pupuntahan na isang senior citizen na nakatira lamang sa isang barong-barong po dito mismo sa tabi ng Palayan, sa Bukid. So, nandito po tayo ngayon para kausapin at alamin kung ano yung pwede natin maitulong sa kanya. Yan, isang matandang babaeng senior citizen. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man sulo kayo ng mundo naroroon, ay sana nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po si Kuya Mel sa panibago nating natuklasan. Tara na po. Okay mga kalingap. Ito po ang bahay. Kung makikita niyo po, ayan po yung ano. Yan po, puro palayan po yan. Ito po yung kanyang bahay. Makikita nyo. Ayan. Ito lang pong maliit na ito. Yan po si nanay. Okay. Yan, magandang hapon po, Nay. Yan, ano pong pangalan nila? Rosita Madera. Lola Rosita. Yan, kamusta po kayo? Po? Laging may sakit. Laging may sakit. Ano pong sakit? High blood ako na sana. High blood. Yan, saan po kayo nakatira? Yan po yung bahay ninyo. Pwede pong masilip? Sige. Ito po yung kabuuan ng bahay ni Nanay Rosita. Yan lang po. Yan, makikita nyo na yan. Yan po. Higaan lang. Tapos, ayan. Yan na yung kanyang mga gamit. Dito lang siya nagluluto sa may tabi ng pinto. Ayan. Tapos, higaan niya na to na papag nasira-sira. So, ayan na. Tinakpan lang ng mga tagpi-tagping lona para hindi mabasa ng ulan. So, ayan. Lola Rosita, may kamag-anak po kayo? May kamag-anak po. Ito yung pamangkin ko yan. Ah. Mga pamangkin niyo po. Yung kapatid ko, yung bahay doon siya. Yan, kanina pong lupa ito? Saka mga rinansya sa kapatid ko. Sa kapatid nyo? Yan, buti po pinayagan kayong magtayo ng kubo-kubo dito. Ay, sila na nagsabi sa akin. Na? Tumayo ka ate dyan ng bahay. Para may tirahan ka. Ayaw ko kasing makipisan. Sino naman po may nagsusuporta naman po sa inyo? Minsan po, napadala rin yung anak ko sa, ano yan, Lucena. Napadala, kaya lang, isa pa rin, hirap din. Hirap din sa buhay. Hirap din sa buhay, may mga alaga, mga apo. Okay mga kalingap, mga ate, mga kuya, ito po, nandito po tayo ngayon sa loob mismo ng kubo ni Lola Rosita. Yan na. Kung makikita niyo po. Ayan na. Lola Rosita, kung tatanungin ko po kayo, ano po mong tulong ang gusto niyong magkaroon? Eh, ako po ay magkabahay-bahay lang kahit hindi po bungkayong mapalitan lang itong buong tsaka pawid lang. Tsaka itong papag ko. Butas-butas na nga. May asawa na po ba kayo? Ay, matagal na akong byuda. Byuda po kayo? Mga ilan po ang anak ninyo? Siyam ang anak ko ay apat, ay lima na lang ang buhay. Lima na lang ang buhay. Kaya lang malalayo.
May sa Naga, may sa Lucena, may na Manila. Pero mahirap din ang buhay. Nagbabakasyon ba sila rito? Minsan nagbabakasyon dito. Eh, saan sila natutulog dito? Ay, yan o, dyan o, sa pamangkin ko. Tapos kayo, pinababayaan nila dito natutulog? Di natulog dito, balikan sila. Ah, balikan din. Walang natulog na ako dito. Eh, paano po, saan kayo kumukuha ng pinangkakain nyo sa araw-araw? Ay, yung mga bigay ko yan ng kapatid ko. Yun na lang. Paano pong bigay-bigay ng kapatid? Minsan, bibilin ako ng 2 kilong bigas. Mm-hmm. Ayan, ay isang linggo ko nang kain yan. Isang linggo? Mm-hmm. Ang tubig, nabili ako. Piso. Yan lang po. Yan po. Yan po. Manawagan po tayo kay Kuya Bal. Sige po. Manawagan po kayo kay Kuya Bal. Kuya Bal. Tulungan naman ako. Kakaawa na po ang buhay ko. Matagal na po. Nagpunta na po ako dyan kay Kuya Bal. Na po. Kaya lang, wala kaming kwan, sabi ng sekretary niya, hindi po natanggap ng tao. Kaya bumalik kami. Matagal na, mag-isang taon na. Kaya Kuya Bal, ngayon na, tulungan mo na ako. Hirap na, hindi na ako makakuan. Yung pensyon ko man, hindi man na ano, at 1.5. Pambayad-bayad lang sa mga utang. So yun lang po yung inaasahan nyo, yung pensyon nyo na 1.5 sa buwan? Oo, tatlong buwan bago. Ah, quarterly po. Oo. Quarterly, 1.5. Ayan po ba yung ano? Yan, 4-piece na tinatawag? Ay, hindi. Senior. Ah, si senior. Senior po. Ah, okay. Yun po. Sa mga nanonood po sa atin, manawagan po kayo. Anong sasabihin ko, kakalimutan? Sige lang po. Naka-senior ko, tulungan mo naman ninyo ako. At ito, mahirap nang masyado buhay ko, nahimahina na ako. Saka iisip ng problema, walang bahay. Kaya kung pwede, sa lahat-lahat sa inyo, tulungan po ninyo ako. Walang ano. Kaya may pensyon naman ako, hindi rin na ano. Ilan taon na po kayo? 81 na, ma-82 na ako. Ma-82 na kayo? Yan, taga Bicol po talaga kayo. Ay, Bicol. Ay, sorry. Yan, nag-iba ko pa yung bahay ni nanay. Si Ayan. Bicol po talaga. Dito sa Dahil. Ah, okay po. Yun. Sige po, ayan. Mananawagan po tayo. Yan, sa lahat po ng mga nakakapanood ngayon. Yan, hindi, ang gusto ko sir na sabi, hindi bunga. Yung mga tutulugan ko lang, pawid, native nga. Native, opo. Hayaan nyo po't ano. Hayaan nyo po't may mga nakakarinig po sa atin. Kung sakali pong mag-abot po sila ng tulong, eh agad-agad po a-action po si Kuya Mail. Okay. Yan, ang Team Kalingap, para matugunan po itong inyong sitwasyon. Okay. Yan, meron pong makakapanood nito. At sana po mabigyan tayo ng suporta para po kahit na maliit na bahay kubo lang po, hindi ko nagkahangad na bunga pa. Oh. At ako ay galing na dyan sa mga kuwan na yan, kaya lang nang ako ay mag-iisa-isa na, ganun siguro matanda na, ayaw na akong kukupin yung mga anak ko, may anak ko nag-arkilahan din. Ay, kakaanoan niya nanay na isama ka. Kaya tama na niya dito. Ano ka? Kuya, may nag-interview sa akin. Madya. Ayan, kapatid ko yan. Madya. Ayan. So, kung sakali po na mayroon... Kay Kuya Bal ini. Kay Kuya Bal. Kung sakali po na mayroong ano,
na merong tumulong sa atin para mapatayuan kayo ng kubo dito. Okay lang po ba na tayuan ito ng kubo? Baka po may magalit sa atin. Sa akin po yan. Ay. Ayan ang kapatid ko. Sorry po. Okay mga kalingap, ayan po, kasama na po natin yung kapatid ni nanay, ni Lola, yung may-ari po mismo ng lupa. So ayan po, itatanong natin kay nanay kung sakali po bang mapatayuan ng bahay kubo si Lola Rosita, eh okay lang po ba magtayo dito? Okay lang po, sir. Okay lang po. Sa amin po ito. Ah, okay. Di, wala pong problema kung gano'n. Okay, so yan po, kaya lang ang problema po dito ay binabaha. Binabaha na hanggang tuhod pagka po talagang malakas ang ulan. So ang kailangan pong ilagay dito ay yung merong parang sahig, tataasan ng mga dalawang pie. May silong. May dalawang pie ang taas po ng flooring, katapos sa yun, bahay kubo. Kawayan lang. Sa sahig. Opo, bahay kubo. Yan, bahay kubo po. So yan po, yan na Nanay Rosita, Lola Rosita. Yan na, ito po, manawagan po kayo ulit. Yan, sa mga nakakapanood po sa atin. Kay Kuya Bal Santos po. Kuya Bal, tulungan mo na ako magkabahay. At hirap na hirap na, pagbabaha, baha din ako. Napasok ang tubig dito. Kaya parang awa mo na, Kuya Bal. Tulungan mo na ako. Kasi nagpunta na kami dyan dati. Hindi, yung sekretarya mo ay sabi hindi natanggap. Kami bumalik. Okay po. Yan. Sa mga nanonood po sa atin, manawagan po kayo. Oh, yung mga nanonood, kung payag kayo, tulungan naman ninyo ako para magkabahay. Native lang. Native lang na bahay. Hindi bungga. Basta may matulugan, okay na yan sa akin. Basta hindi abuti ng tubig. Okay mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW, yan po yung panawagan ni Lola Rosita. So yun po, so makikita naman po natin, ayan lang po yung kanyang tahanan. Ayan. Ito po ay bumabaha hanggang dito po. Ayan, hanggang dito. Ayan, hanggang dito po bumabaha yan. So pagka po bumaha yan, halos inaabot na po yung papag ni nanay, ni Lola, dahil yan lang po. Yan. Ito po yung kabuuan ng kanyang bahay. Ayan lang po. So ayan po mga kalingap. Nakita niyo po kung gaano kalaki o gaano kaliit yung bahay ni Lola Rosita. So pagka po nagkaroon ng bagyo at tumaas ang tubig po dito ay umaabot hanggang dito po. So halos kalahati po. So nababasa na po siya. Pero pag huminto naman po yung ulan, mabilis naman po humupa yung tubig. Yun po, ang gusto niya lang po ay isang bahay kubo. Hindi niya na gusto yung magarang bahay. Basta meron lang po siya matutulugan at hindi siya mababasa tuwing tataas ang tubig dito. Yun, nananawagan po ako sa lahat ng mga nakakapanood nito, sa lahat po ng mga may pusong busilak, yan, kay Kuya Balya, nananawagan po ako. Yan, na sana po mabigyan natin ng atensyon itong bahay ni Lola Rosita. Ito po ay dito lang po sa Cubangbang. Yan, yun po, hindi ko po mapigilan yung sarili ko dito sa nakita ko ngayon, no? Dahil sobra pong nakakaawa si Lola Rosita. Siya lang po mag-isa sa buhay. Hindi na po siya nabibisita ng mga anak dahil sa kahirapan din po. Yan, siya na lang mag-isa. Nung isang araw po, may nagkwento na nahihilo na daw siya sa gutom dahil hindi pa siya kumakain. Kaya nanghingi siya ng pagkain doon sa labasan. So maraming salamat po doon sa nagpakain sa kanya. Yan, mabuti ang kanyang puso. Yan, yun po, inulit ko po sa lahat po ng mga gusto sumuporta. Yan, pwede nyo po akong i-message sa aking FB page o sa aking Facebook Messenger. Ang FB page ko po ay Kuya Mail. Ang Facebook Messenger ko po ay Mail De Leon.
Yan. Maraming salamat po. Ang laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po kayong lahat hanggang gusto ninyo nang naaayon sa kalooban ng Panginoon. Tanggalin po natin sa ating puso't isipan ang galit at puot, lalong-lalo ng inggit. Palitan po natin ito ng pagmamahalan, pagkakaisa. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng hindi pa po nakakapag-subscribe, Kuya May, yan. Suportahan din po natin June Graho Official at saka si Roda Official. Maraming salamat po. Magandang hapon. God bless. Kay Kuya Mel, makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, ang kasama. Maaasahan, siya'y ating malalapitan. Laging iisipin na kayo'y tulungan, hinding-hindi kayo pababayaan. Kuya Mel ang laging nandyan, kahit saan kayo'y pupuntahan. Mga ka-housemate, mga kalingap, mga ka-OFW, pagtulong sa mga mahirap. Tandaan, lagi yan ang aasahan, basta lagi lang magsusumikap upang maabot ang mga pangarap. Isang ordinaryong empleyado, kahit minaliit, tutulong sa tao, tubong Pampanga na lagi nandito. Kuya Mel ang kasama nyo. Kay Kuya Mel, makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, kay Kuya Mel. Makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, ang kasama. What's up mga ka-housemate, asahan nyo siya ay palaging nandito. Organic sponsor, organic supporter, salamat din kayo ay laging nandito. Pagtulong sa hirap ng buhay, si Kuya Mel sa inyo aalalay. Bata kahit matanda, kahit sino ka pa, walang pinipili ang pagtulong niya. At kay Mang Perla, na kanyang asawa, nasa likod laging nakasuporta. At anak niyang si James Yamila, na taga-edit ng kanyang mga video. Kanyang apo na si Gia, na taga-sayaw, alagang aso't pusa, lagi din nandito. Kaya dito ka na, huwag kang mangamba, kay Kuya Mel makakaasa ka. Kay Kuya Mel makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, kay Kuya Mel. Makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay.